Ha? Pag sinabi ng Biblia, huwag kang magpapabayad ng aral, eh yung bang kasal ay aral. Eh di aral. O eh ba't nagpapabayad ka ng kasal? Eh di sa demonyo ka. Hindi ba yung nalalabas nun? Dahil yung kay Kristo, hindi nagpapabayad ng aral. Di ba? Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. At kung ikaw po ay baguhan, tuloy po kayo. Welcome po sa atin pong palabas. Ang ating ginagawa po dito, tayo po ay naghihimay, nakikinig in real time ng mga religious debates, mga diskusyon. At sa ating episode ngayon, ito po ay pinadala po mula po sa Facebook, sa ating pong inbox, sa ating Usap-Usap University FB page. At wala po akong background info patungkol po sa video na ito. Ang alam lang po natin, this is SRO Target, which is I think a show in around what, 1990 siguro, po hindi po ako nagkakamali. At kung ikaw naman po ay regular viewer or returning viewer po dito po sa Usap-Usap University, maraming salamat po sa inyo. Isa ka po sa around what, 90,000 subscribers po ng Usap-Usap University, kaya maraming salamat po sa inyong suporta. Sa konting background po, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa Mindanao State University sa Iligan. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako rin ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-youthy? Samahan niyo po ako ha. Let's go. Ano, umpisahan natin ito, pero gaya ng nabanggit ko, umpisahan natin doon sa kanilang klase ng pananampalataya, ano yung daladala nila, ano yung mayor na doktrina nila, at ano yung masasabi nilang pinaka kaibahan nila sa ibang relihiyon at nahiwalay sila, ano. Umpisahan, wala pang time limit ito. Hindi, ito eh, bibigyan natin ng 3 minutes ito. Meron tayong ano doon kay Anaki Direct yan sa ating director ang hawak nila yung operation niyan nasa itaas. Pag nadinig nila yung buzzer, so automatic 'yon, lipat na tayo doon sa kabila. Wait a minute. Please correct me if I'm wrong. Yung host po ba dito, si Kuya Daniel Larson po ba ito? Hindi po ako sigurado kasi po ang nakikita ko dito medyo hindi na ganun kaklaro yung video. Pero parang si Kuya Daniel Larson, ano? And I also don't know who this person is. So kung may mga alam po kayo na information po sa video na ito, pakicomment na lang po down below kung sino po tong host na ito, ano? Dahil hindi ko po talaga sila kilala. Ika nga po ay maging maayos yung transition natin. Limitasyon. Okay, umpisa natin ngayon dito sa kanan ko, Joseph. Okay, Pastor Santiago Bichua. Na siya po ang founder ng Philippine Chapter, tama ba yan? Philippine Chapter of the Open Bible Fellowship. Siya po ang founder. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Programa naging kapalit ng Israel. Maraming salamat po. Okay. Susunod natin. Wait a minute. Okay. So, nakita ko na finorward yung video. So, my guess is this is only Brother Ellie's part. Yan siguro ang guess ko. Kasi finorward din, no? Sayang naman. Sana meron tayong full video nito. Pero, yun nga, it seems to me na highlights lang po ito ni Brother Ellie. Siguro, tingnan natin. Yun ang nadinig po ninyo si Pastor Santiago Bichua ng Philippine Chapter of the Open Bible Fellowship. Okay. Ngayon naman si Pastor Bernie Valencia ng Body of Christ, Angeles City. Magandang hapon po sa bawat isa. Oh, ganun din. Finorward din. Nako, forwarded pala to. Maraming salamat po. At ngayon man si Brother Ronald Obidos ng Jehovah's Witness, Galasquez City. Maraming salamat po muli sa inyong panyaya. Si Mr. Obidos po yung sa ano? Nakadebate na to ni Brother Ellie dati. Ang setting po sa mga huling araw. Okay, babalikan natin mamaya ulit ang susunod na round nitong ating pag-uusap. Pero ibibigay natin ngayon si Brother Eddie para ibigay naman yung pinaka-kaibahan dun sa mga nabanggit na ng mga ating mga kasama dito bago po tayo mag-gap. Brother Eddie. Ganito yun. Ang pagkakaiba namin sa ibang pananampalataya, kagaya halimbawa nung sinasabi ng kaibigan si Ginoong Obidos na sila ginagamit nila ang buong banal na kasulatan. Alam nyo, yung paggamit ng Biblia, hindi po buong banal na kasulatan dapat nating gamitin. Dapat nating basahin, hindi dapat gamitin. Pakinggan nyo, dito po sa unang Timoteo, 1:8-9, na dapat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matwid. Ayon, ang kautusan mabuti kung ginagamit sa matwid. Ngayon, may mga kautusan sa Biblia hindi mo dapat gamitin sa ating panahon. Kagaya halimbawa nitong kautusan ito sa isang talata ng Leviticon, sabi ng Diyos dito sa Kapitulo 11 at ang versikulo'y patuloy, ang mga itong makakain ninyo, alinmang may hati ang paa, baak at mumunguya sa mga hayop inyong makakain. Gayunmay, huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mumunguya o doon sa may hati ang paa, ang kuneho,
ang liebre, ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baa, dadapot hindi umunguya, karumalduman sa inyo. Sa mga katid dito, kung hindi mo gagamitin itong kautosan ito, babasahin mo lang ito. Ha? Hindi kagaya nung claim ni Mr. Ovidos kanina na sila raw, ginagamit nila ang buong kasulatan. Ako, binabasa ko ang buong kasulatan at sinasaliksi ko. Pero para gamitin ko ang lahat ng kautosang naririto, hindi mo dapat gamitin yung kautosang hindi nauukol sa'yo. Ngayon, doon naman sa sinabi kanina ni Mr. Chua, kasi ang tinatanong yung pagkakaiba yan. Ang pagkakaiba, kagaya ng halimbawa sa Iglesia ni Cristo, pag bumasa sila sa Biblia, yung anghel, papaliwanagan nila, kukuha sila ng diksyonaryo, ano? Yung The Big Four, papaliwanagan nila, kukuha sila ng diksyonaryo ng World History, Modern Times, and The Living Past. Kami naniniwala, 34:16 ng Isaias, ang sabi ng Diyos, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang. Walang mga kailangan ng kanyang kasama sapagkat inyutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Sa mga katwid, ang aming paniniwala, kaiba sa Iglesia ni Cristo na kumukuha ng paliwanag nung nakasulat sa Biblia, kinukuha ng paliwanag sa diksyonaryo at saka sa reference. Mga ibang libro. Dapat dito lang sa aklat ng Biblia, manggaling ang kabuuan ng pananampalatayang ituturo mo sa mga tao. Yun ang isa sa aming matibay na pundasyon ng pananalig. Hindi kami namin gustong lumampas dun sa sinabi na uukol sa amin. Hindi yun lahat ng sinabi sa Biblia eh, gagawin mong batayan, no? May sinasabi ang Biblia para sa ating panahon. At ang sabi sa Hebreo 1:1 ganito, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito, sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. So katulad nga po nung nasabi ko, parang highlights na po pala to ni Brother Eli. It could have been better if meron tayong parang full video po talaga ng lahat ng kanilang diskusyon. But anyway, what I have noticed, ito ay isa sa mga bihirang pagkakataon si Brother Eli ay naka-Amerikana. Ayan. Bakit nga ba importante ang pagde-dress up? Very important dahil kinakailangan mong i-match kung ano yung energy at feel ng mga host at ng mismong show. Sino ba ang expected viewers ng particular na TV guesting? Na kinakailangan natin maging presentable. And the reality is, marami pong impression ang nakukuha natin sa pamamagitan po ng pananamit ng isang tao. In fact, may konting tip po ako na bibigay po sa mga mahilig po sa debate o sa mga public speaking. Kinakailangan mo magtinatawag namin sa English na ano, power dress. Kinakailangan mo mag-power dress kung kinakailangan na i-impress mo sila. At nakita naman natin na ginawa yun ni Brother Eli. Sa amin naman, ginawa namin na nag-power dress kami sa isang championship round ng university debate na kung saan kami po ang nanalo sa Chancellor's Cup po ng aming university. But anyway, mga ka-youth, sa mga argumento naman po na sinabi po dito, ano, yung sinabi ni Brother Eli on the wholeness of the faith is based on the Bible itself. Parang sinasabi niya na the main, ang primary source talaga dapat is the Bible at hindi necessarily na kinakailangan pa ng iba pang mga libro, mga references na maging basihan ng iyong pananampalataya. Yun po ang nag-gets ko sa sinabi ni Brother Eli kanina. At ang sinasabi niya rin sa number 2 point niya, dapat daw hindi doon nga lalampas sa kung anong mga nakasahad sa Biblia. Yun ang sinabi niya rin. So parang anong nangyari? Shotgun, ano? Naging shotgun yung approach ni Brother Eli dito dahil meron siyang patama sa kay Mr. Ovidos, which is a member of Jehovah's Witnesses. And then na-mention niya rin yung patungkol din nga sa Iglesia ni Cristo naman po mga ka-U3. Pagpapatuloy ko po yung aking ipinaliliwanag sapagkat naputol po sa 3 minuto. Hala po ko, katulad ng sinabi ni Brother Soriano. Okay. Thank you. Maraming salamat po, Pastor Santiago Chua. Ngayon naman, si Pastor Bernie Valencia. Ang po nang nasabi ko kanina, mga kapatid na nakikinig. Kung nais nyo pong subukan na okay. Maraming salamat. At ngayon naman, si Brother Eli Soriano. Sa ikalawang round ko, ibig ko lang ipakita sa inyo, mga kababayan, na mayroong mga bagay na sa Biblia, hindi po pwedeng basta hinawakan mo Biblia, binasa mo, ginamit mo, eh iyon ang nasdukan sa totoo. Kagaya halimbawa nung i-claim mo naman na kailangan walang dagdag, walang bawas. Mm-hmm. Lahat pwedeng mag-claim nun. Pwede i-claim ni Ronald John, pwede i-claim ni Mr. Chua, pwede i-claim ni Mr. Valenciano. Pero napapansin ko sa saksi ni Jehovah, hindi nila sinusunod dito. Itong sinasabi nito. Dito, babasahin ko, mga kababayan. Gayon din naman ang mga babae, magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Hindi ang mahahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga.
kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamagitan ng mabubuting gawa. Ito'y nasa 1 Timothy chapter 2 verses 9 to 10. Ibig sabihin, kung ang claim natin ay ginagamit natin ng kasulatan buong-buo, ano, dapat sa saksi ni Jehova bawal yung mga babae mag-alahas, ha? Yung magsuot ng mga mariringal na damit, magpantalon, dahil ang kailangan eh, maringal yung mahinhing damit na may katintima na tinaw. Yun eh, lahat kami rito, ikiklaim namin na kami gumagamit ng buong kasulatan at sa tamang paraan. Wala namang aamin dito ba, kababayan sa amin, na kami eh, kung gumamit ay mali, ano? Pero yung application nun, yun ang hinahanap natin. Okay, before that, so, members po ng MCGI, so ibig sabihin po ba nito na bawal po magpantalon po pala sa inyo ang mga babae? So, ang pagpapantalon ay, if that's the case, my understanding is, ang pagsuot ng pantalon ay equivalent sa walang katimtiman at walang hinahon. So, ano po ang uri lamang ng damit na maaari sa mga babae? I'm guessing what? Palda? Ganun po siguro, ano? Obviously, dapat, syempre, hindi kita ang cleavage niyan. Dapat, no, may tamang covering. And ano po ba ang length ng inyo pong damit? Okay lang ba na hanggang sa may short sleeve or sa long sleeve dapat? Ano po kaya, ano? And if that's the case for women, meron din bang limitations for men sa kanila pong pagsuot din ng damit? Gusto ko lang pong malaman, no, if these are all covered sa doktrina din mismo sa MCGI, mga ka-U3. Sa mga relihiyon, halimbawa kagaya ng sinasabi ng Biblia na ako bagay ikay nagpakabab, ako bagay nagkasala dahil sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang makataas kayo, sapagkat ipinangaral ko ang ebanghelyo ng walang bayad, ikalawang Korinto 11:7. O eh meron ngayon eh kapirasong aral lang papabayaran eh, di ba? Yung mga nagpupunta sa mga bus, oh, yung mga nagpupunta sa mga sasakyang bayan, sa mga palengke, sa mga supermarket, sa mga department store, konting daldali, hihingi na ng abuloy. At ang masama ron, ang hinihinga ng abuloy, hindi naman niya kapanalig. Ha? Sapagkat sa Biblia, yung mga hindi kapanalig ng mga apostol, hindi nila kinukuna ng pera yon. Pakinggan nyo dito sa ikatlong Juan, ito po'y nakasulat sa ikatlong Juan, at ito'y nasa versikulo 7. Sapagkat dahil sa pangalan, nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hintil. Yung mga alagad nung una, yumaon, nangangaral, wala silang kinuhang anuman sa mga hintil. Eh itong mga relihiyon ngayon, ano, lalo na yung nagpupunta sa mga palengke, eh walang patawad yan, kahit sino, hinihinga ng abuloy niyan eh. Eh itong nasa Biblia, eh hindi kumukuha ng anuman sa mga hintil. Ibig sabihin yung mga hindi sumasampalataya, yung hindi nila kapanalig sa relihiyon. Ngayon, eh sana mapatunayan natin na ang isang relihiyon, kung kiniklaim niya na ginagamit niya ang Biblia as a tool for salvation, sana irespeto niya ang bawat sinasabi ng Biblia. Halimbawa, pupunayin ko ng isa si Mr. Obidos. Sabi nila, pinaniniwalaan nila ang buong Biblia. Pero sila nagsasabi na yung sinabi ni Kristo ng impyerno, hindi raw talagang may impyerno, kundi yun daw ay libis ng hinom. Ano? Yun daw ay tapunan ng basura sa Jerusalem nung araw. Lumalabas sa kanila, walang parusa. Walang lalabas na walang parusa ang Diyos para sa mga tao. Ayan. Kay Mr. Obidos, yung mga 144,000, yun yung pupunta sa langit. Ano? Kay Mr. Valencia, kay Mr. Chua naman, wala daw pupunta sa langit ng mga anak ng Diyos na yung kanyang sinabi kanina, before Acts 28:28, ano? Diyan, nagkakaroon na ng conflicting ideas, ano? Kaya ako naman, kaya ako sinasabi ito, hindi para atakihin sila, ano? Kundi para to spice up the show, ano, Joseph, ano? Para magkaroon ng point of comparison ng ating mga kababayan. Na kaya ako naman sinasabi ito, ako nananalig na ako man, kung gumamit ng kasulatan, dun sa tama't walang dayang pamamaraan, na pag sinabi ng Biblia, ipangaral niyong walang bayad, eh huwag mong pababayaran ng binyag. Kaya lahat ng nagpapabayad ng binyag, antikristo yun. Ha? Pag sinabi ng Biblia, huwag kang magpapabayad ng aral, eh yung bang kasal ay aral? Eh di aral. O eh, ba't nagpapabayad ka ng kasal? Eh di sa demonyo ka. Hindi ba yung nalalabas nun? Dahil yung kay Kristo, hindi nagpapabayad ng aral. Di ba? Okay, maraming salamat kasi may tanong na po dito na sa paniniwala ba nila, kailangan bang sumama sa isang samahan ng pang-reliyon o hindi? Sa aking pong pananaw ay kailangan, sapagkat kung ikaw naman ay naghahanap talaga ng katotohanan, sa maraming mga nagtuturo, kami kanya-kanyang doktrina yan. So, okay. Kailangan, pag nalaman mo doktrina nila, yun ang sasamahan mo kung gusto mo. Kailangan din. Kailangan din. Sir Chua, okay. Sa susunod po, kailangan po ba o hindi?
Kailangan po natin, sapagkat tayo po sa Hebreo 10:25, huwag okay. po natin kalilimutan yung pagtitipon. Okay, kailangan din para sa kanila. Kaya Mr. Obidos, kailangan po ba? Kailangan, sapagkat sabi sa Gawa 15:14, ang Diyos ay kumukuha ng isang bayan sa kanyang pangalan. Okay, kailangan. Brother Eli, kailangan po ba? Kailangan, sapagkat alam mo, sabi doon sa 15:33 ng unang Korinto, ang masamang kasama, sumisira ng maganda ugali. Kung makasama ay puro tulis at magnanakaw, ay magiging tulis at magnanakaw. Kailangan din. O paano ninyo masasabi ngayon na yung samahan ninyo, yun talaga ang samahang sa Diyos na dapat samahan ng isang tao? Tulad ng sinabi ko na, meron pa... Na-forward na. Tribe. 12,000 from this tribe. 12 tribes of Israel. Maraming salamat po, Mr. Chua. Balik tayo kay Mr. Bernie Valencia. Ako naman po ang masasabi ko, mga kapatid. Gaya po ng sinabi ko na kanina. Pananaw at punto de vista ng banal na kasulatan. Ngayon, baka sabihin ng mga ibang tao. Okay. Brother Eli, nasa inyo po ang pagkakataon ngayon. Sa akin namang masasabi, kasi ang tanong naniniwala ba ako na itong samahan namin na kinaaniban ito ang dapat samahan ng tao? Ano? Gusto kong punahin si Mr. Valencia dahil sabi niya kanina, hindi yung samahan, kundi kung saan makakapulot siya ng mabuti, doon. Hindi kontradiksyon yun doon sa sinabi niya kailangan umanib sa kanilang samahan. Ano? Dahil lalabas, walang dapat aniba, kundi dapat mamulot lang ng mamulot sa iba't ibang mga samahan. Yun ang lumalabas kayo Mr. Valencia. Ngayon, ito naman binabasa sa hula ni Mr. Obidos, na ang sabi dito ni Mr. Obidos, ito rin nauukol sa kanila, itong Mikas 4:1 hanggang 4, o hanggang 5. Ang sabi dito sa Biblia, maraming mga bansa ang magsisiparoon sa kanila. Abe, sila Mr. Obidos, baliktad, sila ang pumaparoon sa mga bansa. Hindi tama sa kanila ito. Di ba? Magkaiba ang nakasulat sa hula, itong mga taong ito ang pupuntahan ng mga bansa. Presentable yung mga taong pupunta sa kanila. Pero si Mr. Obidos, sila ang pumupunta sa mga bansa. Kaya hindi po pwede sila ito. Pakinggan nyo mga kababayan. Dito po sa isang talata ng banal na kasulatan, ang talagang samahan na dapat nating samahan. Gusto kong basahin itong unang Juan. O sa unang Tesalonica 2 at ang talata ay 13. Sapagkat kami nagpapasalamat ng walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral ay inyong tinanggap hindi gaya ng salita ng tao kundi sa makatibagay ang salita ng Diyos na inyong tinanggap hindi gaya ng salita ng tao. Okay, before that, did you notice that? Napansin niyo po ba yung ginawa ni Brother Eli doon? Sinasabi niya na yung nilalaman ng sitas habang hinahanap niya yung eksakto na page. Sige, tingnan natin. So, wait lang. Tingnan po natin para makita niyo po yung sinasabi ko. Napansin ko lang po, no? So, dito. Tingnan natin, ha? So, sasabihin niya yung nilalaman ng sitas habang sinascan niya pa yung page, hinahanap niya yung exact na page. Ano, tingnan mo? At ang talata ay 13. Sapagkat kami nagpapasalamat ng walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral ay inyong tinanggap hindi gaya ng salita ng tao kundi sa makatibagay ang salita ng Diyos na inyong tinanggap hindi gaya ng salita ng tao kundi ayon sa katotohanan ng salita ng... Nakita niyo ba yun? So pati yung mga audience, ano napansin? No? So dito po makikita mo dito yung ability talaga ni Brother Eli. But anyway, before that, may dalawa lang ako napansin dito dahil medyo luma na itong video na ito. Pansinin niyo kung gaano kaiba yung speaking style ni Brother Eli. Ano, medyo, syempre nandun na talaga yung pagiging aggressive niya. Napansin ko rin po yung tinis ng kanyang boses nung nasa kabataan pa po siya. No? Which is natural po yun mga ka-youthy. Kapag tayo po ay tumatanda, mas lalo pong lumalalim yung atin pong boses. Hindi lang po yan sa mga lalaki, pati din po sa mga babae actually. So kaya kung napansin niyo po yung mga singers po na mga mahuhusay na mga singers po na mga babae, kapag tumatanda po sila, nagkakaedad po, yung kanilang boses po ay bumababa at hindi na nila naaabot. Ganun din sa mga lalaki din na may matinis po ng mga boses. But anyway, Brother Eli, katulad nga na sinabi niya, he is spicing up this discussion by shaking the beliefs of the other guests here, mga kayuthi. Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. Sapagkat kayo, mga kapatid, yung tumanggap ng salita ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudea kay Kristo Jesus. Kaya po, lahat ng tatanggap nung aral na sinasabi sa Biblia, ang matatanggap niyang samahan, yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia, hindi yung kay Lydia Cyrano.
Ha? Hindi yung kay Mr. Tayawal. Ha? Yung iglesia ng Diyos na nasa Hudea kay Kristo Jesus. O, Mr. Miss Serrano, baka sabihin mo na naman ginagamit ko yung pangalan nyo. Nasa Biblia ito. Ha? Hindi ito yung inyo. Sapagkat kayo nasa Pilipinas, ang puno nyo, babae. Bawal ng Biblia yan, ang puno ng iglesia, babae. Unang Timoteo 2:11. Ngayon, ang sabi, yung tatanggap ng mga salita ng Diyos, sabi, naging katulad nung iglesia ng Diyos na nasa Hudea kay Kristo Jesus. Kaya po, kami, nung tanggapin namin yung salita ng Diyos, umanib kami doon sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Ngayon, merong mga pilosopo, ano naman ang papelis mo na tinanggap ka naman nung aniban mo yon? Sabi nila, no? Eh, meron na pong papelis, nasa Biblia na nga ang papelis eh. Ano yung sabi ng Diyos? Sa bawat bansa, siya na gumagawa ng katwiran, gumagawa ng tama, at natatakot sa Diyos, katanggap-tanggap sa Kanya. Guest 34-35 ng gawa ng mga apostol. Kaya sa bawat bansa, no, meron tao, halimbawa. Paano daw ninyo mapapatunayan na kayo ang may karapatan na mangaral? Tigil isang minuto lang po. Galing ito kay Richard de la Cruz ng Iglesia ni Cristo. Ang patunay ho, walang iba. Okay. Thank you very much po, Mr. Valencia. Ako po, ang masasabi ko, ako po ay po magpapatibay kung ang inyong lingkod ay tunay na sugo o lingkod ng ating Panginoon. Okay, Sir Ovido. Sa mga saksi ni Jehovah naman, masasabi namin kami ay may karapatang mangaral. 24-14. Okay, Mr. Soriano. Ako po naniniwala na yung sinugo ng Diyos. In my case, hindi ko sinasabi ako yung sugo. No? Pero ang naniniwala ko, yung sinugo ng Diyos, may karunungan dala-dala. 21:13 hanggang 15 ng Lucas, bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi masasalangsang na inyong mga kaalit. Sa 3:34 ng Juan, ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Hindi namumulot. Nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya ang aral na maririnig mo sa kanya, hindi mo maririnig sa iba. Hindi siya namumulat sa iba. Meron siyang kanyang karunungan na daladala na hindi kayang tutulan ng kahit na sino sa kanyang kaalit. 21:13-15 ng Lucas. Hindi kaya-gaya. Meron. Okay, before that could be a challenge, you know, from the perspective of theologians on the Bible. I would say na this is a big challenge kasi the question there is, gaano nga ba kadami ang posibleng maging kaibahan ng pagtuturo na nakabase sa Biblia, quote-unquote, for it to be original? Kasi kung titingnan po natin, the Bible's been around for thousands of years and there have been many interpretations. So hindi po aksidente na meron pong magkakasanga-sanga na magkakapareho-pareho po ng pagtuturo. So in part, I would like to question sinabi ni Brother Eli na what is said na the true religion should have its own. Kumbaga, hindi siya napupulot sa iba, hindi siya magiging pareho sa iba. But the reality is, there are a lot of similarities between different churches. So, pwede po ako maging mali mga kayo dahil hindi ko naman po totally alam yung mga doktrina po ng MCGI. Pero, the way I see it, kunwari, yung hindi pag-celebrate ng Christmas, I could see this with other churches as well. Hindi lamang ng MCGI, kundi sa JW, sa INC, wala silang Christmas. Sa iba naman, yung fundamentalism ng Christianity, meron din po, no? Yung hindi pagsuot ng mga hikaw, meron din po ako alam na sekta na hindi po MCGI na ganun din po, stick to po, na may mga earrings, may mga singseng, something like that. So gusto ko pong malaman, lalo-lalo po mula po sa members ng MCGI, what are those quote-unquote unique doctrines that you think are not the same with others? And you can comment down below mga kayuthi kung gaano yung challenges of following these doctrines. Like katulad ng nasabi kanina, patungkol nga sa paggayak kanina na may katimtiman at may hinahon, how difficult is it in our modern society for women to follow just that? Because ito yung isa sa mga characteristic ng ibang mga sects, no? And hindi lamang sa MCGI, but for others too. Meron silang konsepto ng pagiging legalistic. So sana po, lalo-lalo po sa mga kababaihan, because I'm guessing hindi rin po pwede kayong magpakulay ng buhok. That's my understanding. Kasi ang alam ko, ang buhok is yun daw po ang lambong at kinakailang hayaan lang po yata na humaba. So please comment down below mga kayuthi, lalong-lalo na sa ating mga female MCGI members. Ano po yung challenges na kinaharap ninyo when you became a member of MCGI? And also, this applies for other members too, no? Na may pagka-restorative and conservative na mga sekta po sa ibang reliyon. Maybe you can also comment down below. So, bang iglesyang kailangan dapat aliban? Iglesyang dapat aliban? Nakal, wala. Pero kung
Meron po bang iglesyang dapat aliman? Yung iglesyang sinasabi ni Apostol Pablo after Action Day. Okay, di meron tayong iglesyang dapat aliman. Mr. Valencia, meron po bang iglesyang dapat aliman? Meron po. Okay, Mr. Ovidos, may iglesia bang dapat aliban? Meron, yun yung kapulungan ng mga tunay sumasampalataya. Brother Eli, may iglesia po bang dapat aliban? Yung nasa unang Korinto 1:2, iglesia ng Diyos kay Kristo. Okay, Acts chapter 3, yun ang sinasabi ko lagi, na yun ho ang aming hamon. Babasahin natin sa banal na kasulatan sa 1 Thessalonica, kung tinuturo. Tumigil sila kasi. Okay. May kinalaman sa dugo, ito lamang po ang pinaka-basic na batayan. Ito'y feeding pa rin, pagpapasok sa katawan ng isang tao. Okay. Ang isa ko lang gustong ipapansin sa ating mga tagapakinig ngayon, ito pong aming pag-uusap na ito, maaaring magkaroon pa ito ng kasunod. Pero ang amin pong masasabi ganito, sa lahat ng mga nagsasalita ngayon, ang kailangan natin yung katalinuhan sa pag-unawa ng salita ng Diyos. Huwag ho kayong papayag, mga kababayan, na ang sino man sa amin, mapaniwala kayo nung hindi sinasabi ng Biblia. Halimbawa, kagaya nung paniniwala ni Mr. Ovidos na ang sabi niya, yung pangalan daw na Jehova, natitiyak daw nila yung kanilang itinuturo yung utos ng Diyos. Samantalang dito sa kanilang libro, ang sabi ganito, at ito po yung libro nilang nangangatwiran mula sa kasulatan, page 191. Dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehova na hindi kilala ng sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Biro nyo? Yung palang Jehova na pinangangaral nila ngayon, yung pangalan na yon, hindi kilala ng mga sinauna, Hudyo o Kristiyano. Pati mga apostol, hindi kilala yung Jehova. Sila lang may pangangaral nun ngayon. O kaya, lumalabas, para bang kung ating kukunin yung essence ni Mr. Sinasabi ni Mr. Ovidos, talagang tumutupad siyang maipangaral yung salita ng Diyos. Kaya lang, pinangangaral niya salita ng Diyos, moderno. Hindi yung dati, na Yod, He, Vau, He. Na YHWH. Oh, mga ka-youthy, dyan po nagtatapos ang atin pong episode. Ako, syempre, bitin. Always. It seems to me na kadalasan po sa ating mga shorter videos ay talaga pong, syempre, bitin, pero meron din pong mga nag-message sa atin na kahit 3 oras yung mga old po natin na mga video reactions, bitin pa rin. Ganun po talaga. It has to end, mga ka-youthy. Pero anyway, isa sa mga napansin ko dito, mga ka-youthy, na talagang strong point ni Brother Eli, I feel na kung sa personal, kung talagang parte tayo ng audience, I feel na napakalakas ng boses niya. So meron siyang, for some reason, yung kanyang voice merong commanding na effect. Parang may commanding presence si Brother Eli. So very important po yun, sa public speaking na kinakailangan yung boses mo klaro, dapat madaling maintindihan, hindi rin ganun kabilis kapag nagsalita. Yun ang na-appreciate ko kay Brother Eli sa paraan ng kanyang pagsasalita. Talagang parang may sarili ng sound system yung kanyang boses, But anyway, isa rin po sa napansin ko dito sa kanyang diskusyon, ang kanyang pagtira sa Jehovah's Witnesses. At yun nga po, mga ka-youth, na-mention ko po nga po kanina, meron tayong previous po na video reaction po sa pagitan ni Brother Eli at Mr. Ovidos. Meron na po tayo yan. But in general, mga ka-youth, nakikita nyo naman po ang conviction po ni Brother Eli sa video na ito. Talagang palaging palaban si Brother Eli, Hindi niya pinapalampas at syempre yung kanyang active listening skills talaga. Very open siya sa pakikinig at pagpuna ng mga nakikita niyang mali sa tinuturo nga o mga nasabi ng kapwa niya guest, mga ka-youth. So, this is from the show SRO on Target. Tama po ba? Maybe sa inyo po na nakapanood pa po ng mga show na ito sa mga hindi ganun kabata na nakapanood po ng palabas na ito. Please comment down below, mga ka-youth. What is this program all about? Then it's my first time po na mapanood po ang programa na ito. Ito po ba ay religious discussions lang po ba talaga? Sa anong channel din po ba ito? So marami po ang magbe-benefit, mga ka-youth, kapag na-comment niyo po yung mga alam niyo po na background information about this episode or about this show. And well, that's all for today, mga ka-youth. Maraming salamat po sa panonood. And kung nagustuhan niyo po yung atin pong presentasyon sa Usap-Usap University, click niyo po yung subscribe dyan. And also, may video rin po tayo dito po sa upper right. Dito din sa baba, meron din po. And I'll see you guys next time. Maraming salamat po sa panonood. Peace. Bye-bye.